anong reaction mo nung kinuha kang kontrabida? Seryoso ka ba nagprotesta? Seryoso ka ba dyan? Oo, interview nga ito po. Ego kasi. Ha? Hindi ka naman dapat magprotesta kasi siyempre pag binigay naman sa'yo yung role, alam mo si bossing pag gumagawa ng movie yan, binigyan ka ng role, no, kailangan tanggapin mo. Yun lang, hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Hmm. Yung mahirap eh. Mahirap yung role. Saan alin ang mahirap? Saan mahirap? Mahirap yung para maging ano, maging kontrabida kasi nasanay ka na lagi mong malikit, lagi mong kasama, tapos biglang kaaway mo na siya dun sa pelikula. So yung adjustment ang mahirap eh. Yung reaction, yung atake, kailangan iba eh. Anong kiyawa mo? Para sabi niya effective ka naman daw. Thank you. Salamat kung nagustuhan nila pero talaga na nag-aral ako, inaral ko yung script. Hindi kagaya nung pag-comedy lang kasi yung gagawin mo. At pagbalibaligta rin mo yan. Pinatinginan yung pala kung ito kasi, lahat ng bibitawan mo, importante. Lahat na sasabihin mo ito sa bida, kailangan importante. Kailangan nyo magagalit siya, magbibitig siya. So, sabi nga, pag gumagawa ka ng isang role, ilagay mo yung sarili mo doon. Iniisip ko, wala akong maiisip na para ikagalit ko kay bossing. Pero siya, baka may maiisip. Sinong peg mo na kontrabida? Wala kang patron? Wala, ang inaano nila, ka sarili mo. Ang gusto nila, parang Al Pacino yung dating. Yung ganun lang yung, ano, yung pagka-glamorous nung character. Oh, nasa diba yung tsura mo lagi kang baduy na terno. Saan talaga pa? Oh. Yung pa, laging nakabihes. Isang adjustment, nanay lang ako, naka-short ako. Kuma-acting na gano'n, nasa bahay kayo. Kung pantalo, naka-chinelas naman, naka-rubber. Ito hindi eh. At talagang ano, 360. Pero ano, hindi ka nakakatawa, hindi ka nagpatawa dito ever? Or meron kang patawang, na may patawa kang ginagawa, pero alam mong hindi bagay sa'yo yung patawa kasi seryoso ka eh. So, napaka-minimal ng mga comedy na ginawa ko. More on talagang paano ko siya bibisitin, paano siya magagalit sa akin, paano ko magagalit sa kanya, ano, ganun. Pero hindi ka naman nakaka-poison, nakakagalit ako talaga. Hindi pa, first time ko. Dito, hindi ganun yung character. Ano? Para magagalit kami sa iyo pag napanood. Magagalit kayo. Magagalit. Kasi all out, masamang tao ka dito? Dumating yung time. Dumating yung time. Magkapatid kami rito. Dumating yung time ko, ano yung sekreto yun. Kung bakit ako naging ganun na lang yung galit ko sa kanya. Ba't ko siya ginawa lang ganun? Bakit daw ikaw pinili? Kasi, hindi, aminin naman natin, hindi ka sidekick, kundi main kontrabida ka naman this time. Oo nga eh. Tutusin, mas mataas na ito sa sidekick. Kahit ako, medyo nagtatanong ako na bakit ako? Kung ang daming kontrabidang magaling, maraming kontrabida tayo na kahit ngayon kasi hindi na uso yung kontrabidang pangit. Wow! Coming from me. No? So, ano, hindi, yung kagwapuhan daw na pinay. Hindi, ako rin eh. Hindi ko alam eh. Nabi ko bakit ako. Siguro, ayaw nang lumayo ni bossing na pwede namang paglaruan yung character ng mga. Siguro hindi naman kami kukunin ni bossing kung hindi kami effective sa kanya. So, gusto niya lang maiba yung atake siguro. Ganon din si Direct Mike. Talagang makabantay eh, si Direct Mike sa akin. Bumitaw ako ng linya na medyo up, talagang ikakat na. Ako naman, willing naman ako. Sabi ko, Direct, pag hindi mo gusto yung ginagawa ko, sabihin mo, para adjust ako, anong dapat kong gawin. Pero, kamusta na love life? Ganun pa rin doon. Maganda yung movie. Talaga ba? Masaya sa oo, feeling. Parang matagal ng tahimik ang love life. Oo, trabaho na muna kasi hindi naman tayo baka makasira eh. Sira sa career ng love hanggang ngayon. Hindi pa, kasi ako yan ako eh. Pag, na yung pag na-inlove ako, so black man. So, nag-aalala yun. May mga kakilala nga ako dati na naman minahal. Charot! Hindi ba? Hindi mo na-dream na magkaroon pa na siyempre, gusto. Parang bossing and kundi na umalay mo, di ba? Ako, tsaka si Raisa mo. Garing. Sige, bye-bye. Thank you.